So yun, magandang gabi mga kababayan, Davaoinos. I-update tayo dito sa traffic natin dito sa Davao City. Time check, it's 6:41 ng gabi. Yan o. 6:42, Tuesday, November 5. Globe. Nasa facing tayo dito sa may VXI, sa may Optum and Philcrest Central. So, ibig sabihin yung direction ho natin is nakatotok ho tayo towards southern part of Davao. Tapos, sa likod naman natin is ang northern part of Davao. So, ito yung natin dito, peak hour situation. No? So, kapag ka peak hour situation natin, ang peak hour dito kasi ang dineclare ng city natin is alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero para sa akin, alas 4 pa lang dito, traffic na noon ng hapon hanggang sa mga 7, mga alas 8 ng gabi. So, congested masyado yung natin, kalye. Lalo na kapag may may regular days, no? May eskwela, may pasok sa trabaho. So, dito tayo nakatayo ngayon sa may Trading Quezon Boulevard, corner San Pedro Street, intersection sa may Bukana. Ayan, papasok, Bukana. So, ito yung traffic natin dito. Like, siguro kung nasa taas tayo dito, itong nakatayo tayo dito sa taas ng tulay, hindi siya natin masyadong makikita ng traffic siya congested. Pero para sa mga motorista yan, mga pasahero, mga commuters na nagmamadaling umuwi ng bahay, sila yung nagsasuffer ng kanilang ng traffic. Sorry, na-distract tayo konti, sorry. Yan, so pag peak hour dito sa Davao, meron tayo ditong pubs or priority or peak hour augmentation bus, gaya niya, no? So Bachelor, LCI, Metro Shuttle Bus, kung pa yung mga buses na bumabiyahe dito sa Davao City. Ano yan sila, no? Oblige na magbigay ng at least 3 hanggang 4 na unit para magbiyahe, mag-deliver, no? Tutulong sila sa mga jeepney na mag-deliver ng mga pasahero pa-uwi sa kanilang mga lugar, mga barangay. For example, Barangay Torel, Barangay Mintal, Barangay Tugbok, Barangay Mandog, Barangay Bunawan, Lasang, mga ganong area. So, tinutulungan niya ng mga bus company dito sa Davao City para kahit paano naman, parang support, no? Support nila sa high priority bus system. So ano yan, ha? Kasama yan sa phase, sa facing. So parang phase 1, phase 2, mga ganun, diba? So facing, part of the facing of Davao, yung bus system natin dito, high priority bus system sa Davao. So ang tawag naman yan is PABS, FABS, or P-H-A-B-S. P stands for peak, H is hour, or PH for peak hour. And A, Apple, stands for augmentation, and B for bus, and S is for system. So peak hour augmentation bus system. So every peak hour yan sila lumalabas, yung LCI, Bachelor Tours, Metro Shuttle. Yan sila nagtutulungan niya sila, pati yung mga Guyano na biyaheng mga Davao de Oro, basta Davao region na mga buses bumabiyahe, no? Yung mga maliliit, yung iba na mga buses lang din, yung mga short distance lang ng mga buses na mga biyahe, like yung mapuntang Santo Tomas, ng mga unit, no, ng Bachelor Tours. So yun, sila ay tumutulong dito sa Davao City para mag-transport ng mga pasahero, ng mga commuters pa-uwi sa kanilang mga bahay during peak hours. Actually, sa umaga, ganun din, no? Kaso nga lang, hindi talaga tayo masyadong makuha ng mga morning vlogs, kasi nga ang abang lingkod ninyo, ako mismo ay hindi ko talaga mahilig bumising sa umaga. Actually, alas 5 ng umaga, alas 6, alas 7, yun po yung natin, no? Tulog. So hapon na tayo nagising, kaya ganito, lagi ang nakuha nating mga shots, mga video, mga vlogs. Diba? So yun yung natin dito, ha? Peak hour. Yun yung natin, mga sitwasyon sa Davao City. Well, kung ikaw ay nasa Cebu, ikaw ay nasa Cagayan de Oro City, downtown, Cagayan de Oro City, Cebu City, and Manila. So kung kayo nakatira dyan sa lugar na yan, tapos pupunta kayo ng Davao City, masasabi nyo na di hamak, na mas hayahay pa rin ang
peak hour sa Davao City. Hindi hamak na mas okay pa rin ang daloy ng trapiko namin dito. Kasi kita nyo naman, kahit pa congested siya, pero may dumadaloy pa din, no? Unlike talaga doon sa Cagayan de Oro City, doon sa Maygaysano Mall, harap ng Centrio Mall, Ayala. Grabe, lupit ng doon traffic. As in, hanggang diretsyong Opol. Opol ba yun? Yung unahan papuntang El Salvador City. Oh, grabe yung traffic doon. Sobrang, basta parang ilang lanes lang yun. Parang ganito lang yata yun, no? Dalawang lanes. Tapos ano siya, national highway pa. Diba? So, kumbaga yung ano na yun, yung highway na yun doon sa national highway na yun, na kung saan located ang mga shopping malls na napakadami din, no? Grabe, daming shopping malls sa Cagayan de Oro City. So, yung area na yon, yung daan na yon, isa yun ang tumatayong diversion road nila, or parang national highway. So, ibig sabihin, pag national highway, yun yung doon magta-traverse yung mga region to region, no? From Caraga region papuntang northern Mindanao region hanggang sa Zamboanga Peninsula. Diba? So, isipin nyo yun, ganun karami ang sasakyan from Caraga region, Butuan City, Hingoog City, papunta ng Iligan City, papunta ng Zamboanga City, Dipolo, ganun, mga Osamis. So, yung napakaliit na highway nila, kalsada nila, doon mag-uumpukan lahat ng mga cargo trucks, mga container vans, plus yung mga residente pa, diba? Tapos babaan, labasan ng mga sasakyan galing sa mga mall. So, grabe, hindi ko ma-imagine yung area na yun sa Cagayan de Oro City. So, sa Davao City, itong kaya ganito yung itong boulevard na to, hindi talaga siya ganun ka, traffic siya congested, pero kita nyo, dumadaloy talaga siya, di ba? Hindi siya dumating sa point na hihinto talaga siya ng tagpa 5 minutes. Tapos, sa Cebu City naman, ayun, grabe, from Mandawi City, dire-diretso hanggang sa may papuntang Talisay City. So, tatlong municipality, tatlong LGU from Mandawi City. Pati nga sa Lasyo, no? Hindi pala, Mandawi City pala. Oh. So, Mandawi City na yun yung napuntahan natin minsan na mayroong Gaysano Mall. So, Mandawi City hanggang sa Talisay City. Grabe ang traffic, congested kapag peak hour. So, Manila, lalo na, no? Ang Manila, hindi lang sa buong Kamaynilaan, hindi lang sa Metro Manila Region or NCR, National Capital Region, maging sa Region 4A aabot, no, ang traffic. So, pagka galing ka ng Bulacan, Diyos ko, punta ka ng wait lang, intermission tayo, yung bus na yun, bumabiyahe yun, paputang mga Toril, ganyan, no? Nagpapagamit yan sila para makatulong mag-transport ng mga buses. Kasi nabanggit ko lang kanina ay Metro Shuttle Bus, LCI, and Bachelor Tour. So yun, isa pa yun, pang-apat na yun siya. So, biyaheng katiil. Anyway, so balik tayo sa Metro Manila, no? So, National Capital Region ay hindi lang sila doon sa capital, National NCR, no? Traffic. So, magsisimula talaga yung traffic sa may Bulacan hanggang sa Laguna or Cavite. Pupunta ka ng Bulacan to Laguna. Diyos ko, Marimar. Good luck na lang talaga. So, sobrang traffic nun. So, kung ang sa Metro Cebu is galing lang sa Mandawi hanggang sa Talisay, and sa Metro Cagayan de Oro City naman is galing sa Villanueva ba yun? Basta galing doon sa unahan pa, Tagoluan. Basta ganun, Tagoluan hanggang Opol. Opol is another municipality na yan, di ba? Sa unahan ng Cagayan de Oro City. So, grabe yung traffic. So, dito sa Davao City, kami-kami lang ang natatraffic dito. Kasi yung mga taga Panabo City, Tagum City, Digo City, Santa Cruz, meron naman kasi silang madadaan ng diversion road. Kahit pasabihin natin na in some point, traffic din sa area na yun, gawa nung merong traffic lights, syempre, no, sa mga intersections. So, yun lang ang nakapag-patraffic talaga sa mga area nila na madadaanan sa mga diversion road. So, ibig sabihin, ang diversion road namin dito sa Davao, ang siyang nagde-deliver or doon nagtatraverse yung mga rota, no, yung mga biyahedor from north to south. So, from northern part of Mindanao or northeastern Mindanao, yun yung Caraga region. Caraga region. So, that's Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, abat na probinsya yun, no? From northeast part of Mindanao, papunta sila ng sabihin nating southern part of Mindanao, no, sa may Soksarjin, General Santos City, ganun, no? So, hindi sila mahihirapang dadaan dito sa Davao, hindi sila masastranded, no, ng ganun katagal.
like sa CDO, like sa Cebu City and sa Metro Manila. So hindi sila masasaranid ng napakatagal kasi ang aming diversion road maliban sa napakalapad ng kalsada eh, hindi siya ganun ka-congested. Tsaka talagang ano, dumadali talaga yung trapiko kasi ang dami talagang mga options po dito na dadaanan. So kung taga Davao City ka lang, so dito ka lang sa downtown proper sa Davao City. So dito ka dadaan sa Quezon Boulevard. Itong area na to kung saan nakatutok yung camera natin, Boulevard. So kung downtown area naman, like sa population district pa rin, so sa mga business districts, like mga Bahada area, so pwede ka doon sa Bahada, JP Laurel. Tapos kung gusto mo talagang ano, kung region to region ka, like region Caraga region to Soksarjin, so pwede ka na mag-diversion road. No? So may mga options dito. Samantalang, kapag ka from CDO ka, I mean, no, sa Metro CDO, from sabi natin Butuan City papuntang Iligan City, so ano yan eh, no? Region to region. So ano yan eh, from highly urbanized city to another highly urbanized city, no? So dadaan yan sa pagdating sa may Taguloan, sa Cagayan de Oro City, Metro CDO, hanggang sa Opol, sobrang traffic. Well, experience ko naman yun, no? So huwag nyo naman ako sana i-bash, totoo yun. May video ho tayo dyan. Tapos, sa ano naman, CDO, I mean sa ano, Metro Cebu. So, isang region lang naman ang Cebu Island, pero yun na nga, metropolitan ng Cebu. So, highly urbanized city na Mandawi City, papuntang component city ng Talisay. Napaka-traffic, sobra. Tapos sa Luzon, yun na nga, NCR, National Capital Region, from busy, no? Napaka-busy, napaka-traffic na Bulacan, hanggang sa napaka-traffic pa rin na Laguna. Sabihin natin po tayo ng ano, ng Pangasin, ano, San Pablo. Grabe ang traffic nun. Yun ang natry kong ano ha, biyahe. From Giginto, Bulacan, pampuntang San Pablo City. Umabot yata ng ano, kalahating araw. Mga 5 hours to 6 hours. Grabe, traffic nun. EDSA pa lang, no? Doon ka lang talaga masastranded ng 3 hours. Tapos, kung ano naman, natry ko rin naman na magkaluokan. I mean, sa ano pala, San Jose del Monte, Bulacan, no? So, sa may North Caloocan area yan, eh, unahan. So, San Jose del Monte, Bulacan, tapos North Caloocan, tapos diretso ako ng Tagaytay City. Grabe, umabot ako ng ano, madaling araw, sobrang traffic talaga sa NCR hanggang sa Carmo, sa ano, sa Medas Marinas, Cavite. So, dito sa Davao City, since napakalaking ng lugar namin dito, so kahit pasabi natin na third populous city ang Davao City, next to Manila and next to Quezon City and City of Manila, still Davao City is maluwag pa din, hayahay pa rin siya kasi nga 2 million population lang kami dito, at least napakalawak din naman ang lugar namin ng aming land area. So hindi yan makikita sa isang population district lang, no, kasi hati merong meron kaming 11 administrative districts dito sa Davao City. So yun lang siguro, no, nakikita ko ninyo yung ano natin, no? Wala na, patapos sa yung peak hour, anong oras na ba? So mag-aalas 7 na, 6:54 na ng gabi. Sa kabilang side naman, wala na, no. So ibig sabihin, so tama pala yung talaga ano, no, yung dideclare ng ating city government or city TMO or city TMO, no, city traffic transport, I don't know, basta city TMO, you know, yung mga nakayelo, yung mga naghuhuli ng mga traffic rules violators. Hey, anyway, so yala, thank you, bye bye, punta ka tayo na mag-grocery tayo.